What's up sa inyo lahat and welcome to another episode of Panindigan Mo Yan. Kasama ako si APOC and si Margie. Ayun, sa show na to, dito namin pinag-aawayan mga bagay na pinag-aawayan namin bilang mag-jowa at pinag-aawayan din ang lahat. But yun, syempre, before anything else, please like, subscribe, and hit that notification bell para inform kayo palagi pag may bago tayong episode. So, ngayong araw na to, ano ba ang topic natin? Sa bus, aisle seat or window seat? Yon. So, doon ba kayo sa aisle o doon ba kayo sa bintana po? So, ano ba mas maganda, mas komportable para sa inyo? Pero no, pre-pandemic to ah. Oh, syempre. Oh. Oh, ayun, syempre kumbaga kung hindi usapang pandemya, no. 'Yon. So, bago ang lahat, syempre, bago natin simulan, rules of this show. Okay, actually new and improved yung episode na to. We have 3 rounds instead of 2. So, yung first round, as usual, isang minuto yung main stance namin. Second round yung rebuttal, 'yun yung sagot namin sa kalaban. And yung third is parang sudden death or last hurrah na take 15 seconds kami for our final arguments. Yes, sir. So yon, so bago susubukan namin ngayong araw na to, yung bagong rules. So yon, pero bago natin simulan sa episode na to, ako yung sa mas trip ko yung nasa bintana at ako si sa aisle. Ayun, si Margie naman yung nasa aisle. So game? Game. Round 1. Fight. All right, round 1. Margie, are you ready? Yes. Okay, in 3, 2, 1, go. Okay. Ako, pag sumasakyo ng bus, ang pinaka-concern ko is paano lumabas. Kasi usually ba siksikan yun. So, yung concern ko talaga is to make sure na makakalabas ako in time kasi yung mga bus din dito, hindi sila nagsastop. Nag-stop talaga, diba? As in talagang mga may 1 minute ka lang na pwedeng makalabas sa vehicle. Lunes, July 11, nang makuna ng video ang pababa ng 2 babaeng pasahero. So, gusto ko talaga yung aisle seat kasi pag malapit-lapit na yung ano, stop mo, pwede ka nang tumayo, pwede ka nang medyo ang tawag dun, mag-wind your way through the people down the aisle para makarating sa door. Ayun. And then, gusto ko din sa aisle kasi may leg room din siya. Hindi katulad ng pag nasa window seat ka, syempre parang ipit na ipit ka, lalo na kung tatluhan, tapos yun, siksikan talaga. Kung sa aisle, kahit pa paano, may konting space. Ay! Mm-hmm. Stop. Damn. Round 1. Fight! Okay, APOC, round 1, are you ready? Yes! Alright, and go! Yon, 'di ba? Una sa lahat, bintana. May hangin doon, 'di ba? Ano, kung ordinary bus, no, syempre, kung ordinary bus. Kung aircon 'yan, yung sights, 'di ba? Yung hindi mabibigay sa inyo ng aisle, 'di ba? Yung view mo sa aisle, puwet ng kung sino man, 'di ba? Or worst case scenario, crotch o ano na kung sino man nakatayo. Di ba? Sa bintana, yun, kung ako kasi, best trip ko sa bintana kasi yun, nakikita ko yung mga tao, nakapag people watch ako. At kung ordinary bus nga, ayun, mahangin, presko. Kasi kung ordinary, nasa aisle ka, medyo mainit. Lalo na kung babiyahe kang tanghali o hapon. Hassle, di ba? Mas ramdam mo yung init. Pero doon ko sa bintana, ramdam mo yung presko. So yung una sa lahat, yun yung hindi mabibigay sa inyo ng aisle seat. Yung presko, yung sights nung bintana side, no? So, ay. Round 2, fight! Round 2, Margie, are you ready? Ready! Okay, in 3, 2, 1, go! Isa pa, yung pagbayad. Ang hassle nun kung hindi ka malapit dun sa ano dun sa conductor, 'di ba? Mas mabuti lalo na kung ano kung for example, wala siyang barya, wala siyang sukli. So kailangan mo pang ano abangan siyang dumaan uli hanggang magka-barya na uli siya, 'di ba? So paano kung nandun ka sa window seat? 'Di ba? Paano mo matatawag ng mabuti yung conductor? Kasi minsan, di ba, parang kung yun, hindi na mapapansin yun unless like tapakan mo siya or something. Di ba?
Tapos, yung sinasabi mong, ano, sightseeing, eh, kung nabubus ka, malamang daily commute mo yun. Anong sites makikita mo dun? Parang araw-araw makita mo lang yung EDSA paulit-ulit. Parang di ba nakaka, ano yun, nakaka-breath yun. Kung ako, naka-iPod lang ako. iPod, ang luma. Sorry. That is called an iPod. Oh, didn't know that. Walkman. Ayun. Magkikinig nila ako sa music or ngayon may Netflix pa nga. Time! iPod, tangina. iPod! Ano ba ito? Di ko mat-stop. iPod eh, no? Ba't di mo ginawang disc player, no? Palitan ng disc. Oh. Round 2, fight! Okay, kaya mo bang tapatan? Oo naman, tapatan ko yan. Sige, 3, 2, 1, go! Napakababaw naman para sabihin na wala ka bang ability. Sinabi mo kanina, pagtatawag ng konduktor. Either nasa bintana ko hindi, magtaas ka lang ng kamay, di ba? O di ba? Anong difference nun? Walang difference yun. Pangalawa, di ba? Yun nga, yung sa sites na hindi mabibigay ng aisle, di ba? O let's say, o kung hindi araw-araw na commute, let's say bumabiyahe ka pupuntang Baguio na ilang oras o pupunta kang Bicol, di ba? Tapos nasa aisle ka, di ba? Ang hassle nun. And pang, kung araw-araw na commute bus, kung nasa, let's say, EDSA, papuntang trabaho, kung nasa aisle ka, ito, alam nyo itong lahat. Laging nasasagi ko sino mang betlog doon sa balikat mo, di ba? Ano mo, basta si Kat. Tingnan nyo, kuya, oh, nakalabas yung titi na ito, oh. Hindi mo maranasan yun pag nasa bintana ka. Yun, pag nasa aisle ka, sagi, wala mong siksikan, nasasagi. Kung sino mang puwet, kung sino mang singit, kung sino man. Lalo kung konduktor, di ba? Pahay ka may gumaganon na, ano, balls sa balikat mo. Hindi, di ba? Hindi naman to kong prop. Final round, fight! Okay, round 3 on Margie, are you ready? Yes! Alright, and 3, 2, 1. Okay, so kung nasa aisle ka, at least maiiwasan mong may uupong weirdo o magnanakaw o mabahong tao sa tabi mo. At least ikaw, pagpasok mo ng bus, ikaw yung makakapili kung sino yung katabi mo. At least meron kang urgency pagdating okay. mo. Okay, so yun nga, usapang weirdo o sino mang masamang loob. Yun nga, unang target ng mga snatcher o pickpocketer, yung nasa aisle. Kasi hindi reachable masyado yung nasa bintana, di ba? Ang hassle naman yun. Okay. Paano kung for example, nasa likod nyo yung magnanakaw, at least ikaw makakatakas ka ng agad-agad. Kung nasa window seat ka naman, o paano na yun, stuck ka na doon, tapos maabutan ka ng magnanakaw, tapos wala ka ng... Okay. Hindi. Yun nga eh. Pag nasa aisle ka, tatakas ka, makipagsiksikan ka pa bago makatakas, di ba? Pag nasa bintana ka, pwede kang tumalon dun sa bintana. Oy, alam ko yan, may gumagawa nun. Pag may nakawan, o ko naman, may hold up, yun, talon dun sa bintana. That was fun. No. So yon mga tol. Una sa lahat, anong tingin nyo dun sa round 3? Yung bago naming addition dun? Gumanda ba yung episode? Nagkalaman ba? Mas whole or whatever? Tingin ko yun sa sudden death, mas yung ano, yung mas ano, bakbakan lang sa huling round. Ayun, but aside from that, yun, let us know what you think. Doon, sino sa amin dalawa? Yung nanalo para sa inyo? Yun, window ba o... window o aisle yon, lagay niyo sa baba and on top of that then kung may meron pa kayong suggestion syempre feel free to suggest and put it in the comments and shout out ka namin if ever kung mapili namin yon, pero syempre hindi lang naman random kung feel namin na applicable sa amin, nakaka-relate kami saka namin kukunin, hindi porke sinuggest din kukunin na namin. Mm-mm. So yon, so yun pa ba yun. Like, subscribe. Okay. Okay, yun. But before we end the show, please. Sorry, natunaw yung utak namin sa round 3 eh. Oo nga eh. Bago kasi. Pero before we end this, please like, subscribe, and once again, share this video. Ikalat natin to and hit that notification bell para inform kayo dun sa next episode natin. Alright, so with that said, once again, my name is A-Pop and Margie. Ito ang Panindigan Mo Yan. See you next episode. Bye-bye. Peace out.